and other together with Link. So wala na din system around sa ating third game. Samantala, Eastcreek dito. Of course, Pakito available. They can pick that for the first pick. And samantala, above the lamang napay for the first and second pick. Good battery. Lalabas na yata lampad ng katotohanan daw Yako kapag nag-cloud ulit dito. Lalabas yata ang Kadja. Always on the way. Your team is picking. Pero eto na mga tambay, supremo dito. With that Matilda together with Johed. Magaling i-draft yung above the lane. Okay sila mag-draft eh. Yan nga lang ano eh. Yung talagang pag-close ng game yung nagiging problema nila eh. Etong Eastcreek naman mga tambay. Okay din naman drafting nila, matitigas ang pinipili nila dito. They're ano talaga, they're aiming na magkaroon sila ng atalito. Uy, ba't isa'y marami gatnita mga tambay for the gold team. Oh, for the core, malalaman natin yan. And picking that Esmeralda once again. Suffers. Your team is banning. At eto mga tambay, first three pick ng ating Eastcreek dito, Nitan Esmeralda together with Pakito. So this will be a Pakito core for the side ng Eastcreek Esports. Samantala, above the law mga tambay, has Benedetta together with Matilda and Johed. Naku, ang titigas na naman ng members dito ng Eastcreek. Your team is banning. Kailangan naman magic burst damage dito and I think Parsa is available for Eastcreek to take. Will this be an Esmeralda, Parsa? Parsa nga ba? Pero Alice, oh, nga naman, magayong Alice mga katambay. Napick dito, mananakit nga naman Eastcreek dito. But, naku, sana back siya na lang pala kinuha nila kaysa Johed. Pero eto nga mga tambay, fourth pick dito ng ating above the law. Your team is picking. At eto nga matambay, Lancelot para dito sa ating above the law para sa kanang fourth pick. Payback time. There's nowhere for the evil to hide. Your team is picking. Pero eto nga mga tambay, Rafa, eto to get with Barca. So sustain na naman niya ako, pati gas gaming na naman tayo dito. Oh, this time meron Yaku above the law. Nakuha nga si Claude, so nakapalit dito Yaku. Eastcreek naman meron ng Nathan and Claude naman. At Yaku Nathan core pala to para sa inang ating Eastcreek ha. Well, let's see kung maging epektibo nga ba yan. Let's see. Simulan natin ito. In 3, 2, 1. Let's go! Top. Top na nila pa eh. Yako, masyarap ka kami from Santa Rosa, Laguna watching habang nagtitinda ng dried fish. Sabi ni Reynald Estrella Rada. Pause muna tayo mga kaibigan. Maraming salamat sa kooperasyon ng Eastcreek Esports at Above Dalo. At ito ang ating game number 3 ng dito sa Tambay League Season 17 Qualifiers. At syempre, let's get back into the game. At ito na nga Yako, back na mga kaibigan. Syempre, huwag alimutang i-like and follow ang ating page, Facebook and YouTube channel, mga kaibigan. Just type Tambay TV, wala pong space. At samahan nyo kaming abutin ang 500,000 tambay. Sino nang ina-post? Ba't may post? Ice cream. Ha?
Eastcreek. Ah, bigyan natin ng post. Ano ba lineup? Hindi ko nakakita yung lineup. Ah, sige! At eto na nga mga kaibigan, syempre, pakilala ko muna yung side ng ating Eastcreek Esports. Jaime, nag-Esmeralda, Kianon, gumamit ng kanyang Manny Pacquiao, Rapa, gumamit ng Nathan, Mike, nag-Rapaela, at James, gagamit ng kanyang Parsa. At syempre, sa side naman ng Above the Law, Supremo, Matilda, baka as usual, gagamit ng kanyang Johed, at Taraksha, gagamit ng kanyang Benedetta, Allen, nag-Lancelot, at Gis, Beauty, gumamit ng kanyang Claude. Claude na naman! Durbol ka ba dyan? Ako ba? Yako Monty at Yako Teto. Pwede, pwede. Mukhang ATL to Yako. Sabi niya Zenji na. Hindi natin alam eh. Kasi parehas naman to laban. Parang ano na. Match naman sila. Pero sa pagka sa execution, lamang yung Eastcreek eh. Nadali lang talaga sila ng game number 1 pero dapat 2-0 nila 'to. No? Ama, pati setter naniniwala. Buta ba't wala akong sound? Tahimik ka. Ilan sounds yung ano nga? Yung Mobile Legend ko ah. Mobile Legend! Brought to you by Moonton, Bing Bing. Pero to, there you go. Siyempre, Kiano dito. Naku, delikado ang boy mo dyan, tol. 3 versus 1. Dito sa may bandang top lane, mga kaibigan. Pero still, Kiano, boy pa rin. Abang nag-clear ng minions. Naku, eto Yako. Eastcreek dito. At sigit na naman. Ng kanilang miyembro. Once again, Gering. Claude, pare. Esmeralda. Still, Claude. Naku, Yako, Claude. Pero this time around, Yako, above the loom. Oh. Mukha ng Claude dito. Si James Cutie, once again, mga tamay. Pero eto na, magkakapakpaka ba? Naku, ang ating Esmeralda nang mamayagpag na rito. Ba't tinapat sa kanya Yako si Benedetta? At mamayagpag na dyan. Ejector dito, Willard Martinsa. Sasaluhin lang yan ang ating Esmeralda. At sa top lane, solo play dito, ang ating Claude. Naku, napapabayaan niya sa Sina. Si May Eagle na rin na. Pero eto, delikado. Ang ating Esmeralda, Ranto, Ejector dito, Benedetta is down. Pero eto, Parsa, napatakas na. Sobrang activated sa kanyang punta. Masyado kang matabang, walang masakit sa tatlo. Na, mag-isa lang siya nung pinasok niya. Tatlo na, paano siya nun. Entry 1 ang ating scoreline in favor ng ating Eastcreek Esports. Well, tignan natin mga tambay. Dahil eto nga, ang ating unang turtle makukuha na ng ating Eastcreek Esports. Naku, yan. Biro mo. Biro mo, Nathan na may... Ooh, nagawan mga kaibigan! What a steal! Coming from ating Allen Iverson ng Above the Law. Perfecto yan. At dito, solo activated once again. Coming from Supremo sa kanyang Matilda. Medyo matakas yung dami dito. Pedro airstrike available. No, walang Pedro airstrike at the moment. So, tamang normal-normal lang ang ating James dito. Tala eh, na mga tambay at sa play natin dito. Three members from Above the Law. Three meditation. Just checking kung meron nga ba sila rin matatagpo sa top lane. Pero bakit walang katapat kanina pa rito si Claude? Napakantay dyan mga katambay. Tatabayan, pare. Pagyan, tumaba. Sabi ko sa inyo, may kalalagyan sila dyan mga katambay. Pero eto. Tatabayan, tapos apat na ano. Tang. Pero eto, blazing duel mga katambay. 40 minions, clearing minion waves. At eto naman, pakito natin, syempre, mapapakyan na siya dyan. To take those experience and gold, syempre, eto defender human turret sa ating top lane. Pero still, naku, napapabayaan nga sa kusina rito ang ating Claude. Pero napapasok na, naku, medyo delikado. Pero Claude, nakatalo sa ating dito. With the flank, pero eto na, Rornos, Akpiri dito, delikado. Lancelot, running low as well. True members dito, sugatan mula sa side ng ating above dito. At atrasan muna yata dito ang ating above the law. Atrasan daw muna ang ating above the law, mga kaibigan. Pero eto, syempre, ang ating Allen turn rose dito. Ginamitan si paring James. Grabe naman yung damage output. Halos isang bar yung natira sa buhay ng ating James. At mukhang uuwi muna siya uminom. Para uminom ng kanyang getaway. Ako, problema rito, Yako. Sabi nga kasi Yako sa kasabihan. Ako, sulat yan dito sa ating talata 7, Pampiang 2. Ano? At sabi nga rito, no one is above dalo. Oo nga. Sabi rito, Yako, kaya naku, mahirap yan. Pag above dalo, Yako, eh, no one is above dalo. Paano tayo dyan?
Pero eto na mga tambay, ang ating sunod na turtle dito, 7 seconds away, lalabas na ang ating turtle. Well, for me ako dito, may ganda lineup ng Eastcreek dito, especially they got Nathan. So, pag nag-1v1 mamaya yung Nathan dito, syempre, parehas wind of nature yan dalawang yan. Ang problema, mga katambay, ulti-dependent ang isang Claude. Samantala, si Nathan dito, yao, kachu-kachuin siya ng yo-yo rito. Definitely, may kalalagyan siya dyan. Masakit ang Nathan. Ito na yung sinasabi ko na dito makikita, mga kaibigan, kung gano'ng ang kapapel kay pare Kianon dito ng ating ganyan. Ano si Kianon dito, pare Gold? Ay, ba't gano'n yung damage yung lakas? Yes, yako. Siya tumapad kay Enrique ako. Siya tumapad dito kay at Claude. Pero eto na, sinakakuha ng ating turtle dito. Magkakabakbakan na ako. Delikado. Lancelot will fall down. Ang inang lakas, pare, ni Kianon dito, mga kaibigan. Kanina pa yan. Kanina pa yan si Kianon, mga kaibigan. Game number 1, siya yung mataas yung killings dun. Game number 2, siya si Nathan. Siya na naman yung bida dun. At syempre, ngayon, game number 3. Nagpapakita gilas na naman, 3-0 pare. Yes, nako. Eto na mga tabay. Yung Rafa rito, yako si Nathan na medyo, yun nga, Porsche rito. And 0-0-4. Oh. So, is doing good naman yako kahit paano rito. Wala pa siya napipick up. But still, hindi pa siya napipick up dito. Aling dito kay Allen, yes, napipick up na siya isang beses. Tandaan nyo, Yamonti. Yes. 0-1 pa lang ang ating game beauty. Tandaan nyo, 0-2 favorite niya, ha? Nako, talaga, magbibigay pa ng isa to, Yako, bago syempre niya ilabas ang kanyang 100% nakagalingan dito sa kanyang ating bakbakan. Talagang magbibigay pa siya ng isa dyan. Pero eto na, Claude natin, ay ang ating Jawhead running dito with this ejector. Pero Kianon nakabang dito, nako, eto na. Oo nga, eh, tama ka dyan, Ike Pedraza. First series pa lang to, mga kaibigan. Oh! At ang 10-30 natin, dapat second series na. Yes, pero yun nga mga tambay, nadali lang tayo ng perasong konti. Pero still, syempre, tuloy-tuloy tayo rito mga tambay sa ating bakbakan. Mahabol naman yan, mahabol yan. Pag ating early game to Yako, mahabol naman natin yung schedule natin. Kaya yung ano, yung Killsteel Micro at Arcanis, mag-ready na kayo ng Discord nyo dahil yun yung isa sa mga matatagal ayusin. Ready nyo na para join na lang agad after neto. Dahil si James Cutie, nakuha na yung kanyang favorite na 0-2 na KDA. Oy! Pero syempre, patay ang ating Rapa dito sa kamay ng ating Abagdalo. At si paring Mike na aplikiran niya ng ating Johan. Still, Mike is down. 2 men down sa side ng ating Eastcreek habang sa Abagdalo, si James Cutie lang yung nadalit. Yes, nako, eto nga, tulad ng sinabi niya ako na dito, 0-2 na ang ating James Cutie. Nako, yari na sila dito, mga katambay. Dahil eto na nga, mga katambay, dalawa lang ang kanyang binibigay dito. Yako na, ano, pasensya, sabi niya, hanggang dalawang kill lang kayo. Pag kayo nakadalawa na, that's it, the game is ours. Yun na nga, sinabi dito ni James Cutie, mga katambay. Tama, pero ganun kasi nangyari ng game 1. Yes. Tsaka game 2, di ba, natapos yung laban ng 0-2 siya. Talagang Yako, lahat ng laban niya ata, 0-2, ang kanyang KDA dito. At ang nagbabago na lang Yako ay yung kanyang ano nga, yung kanyang support dito, yung kanyang assist. Pero nagbabago. Pero Yako, kung sakasakali lang matalo ang ating alinman sa kanilang dalawa, sana may aral silang natutunan sa ating series. At para sa pagbalik nila dito sa Tambay League, may bago tayong matututunan sa kanila. At Yako, ako nakita ko man sa kanila dito, to be honest, okay yung kanilang ano rito. Yung kanilang skill management, okay naman yung kanilang rotation, medyo okay naman. Siguro na lang talaga ang napansin ko dito yung pagko-commit nila nang wala namang objective in that certain circumstances. Saka si, ano, saka si James Cutie, pare, ano yan, dagdaga mo, hero pool, pare. Oo, Yako. Kasi sa single round robin, marami yung laban dito at pagdating mo ng top 8, yes. Especially Yako, yung Claude, medyo malit ang chance ang paggamit niya. No weak na, ito, yan yung comfort hero mo. Definitely respect ba nito dito sa game. At eto, mga tambay, Yako, nasira ang sumpa! Nasira, pare! Nasira yung sumpa, mga Sir Chief, napaano tayo dyan? Naku, 0-3 na! Nawala ng kumpiyansa na ang ating Abagdalo sa pagkakataong to dahil hindi na nagiging play safe sila. At eto na nga, siyempre, James, naku, dadali ng ejector. Shepard, baka as usual, napitas nila si paring James dito with a 1-1-3 na KDA. Pero yun nga lang, kapalit yan, basag nga lang yung second tower ninyo dito sa may bottom lane. Yeah, ito yung kulang na Abagdalo, Yako, yung pumabasag ng tore ng sapilitan. Yung medyo midibensa, but still, hanggang tore pa rin ang kanilang babasagin. At nagre-relay lang sila lagi. Nung walang didipensa, tsaka sila babasag. Kaya nahihirapan sila, mga tambay, na makapagsabayan dito in terms of game sa ating game 1, game 2, game 3, talagang
mailap sa above the low yung tulak no pare. Oh, Yako. Ano eh, napapansin ko Yako, matutulak sila. Pag wala talaga didepensa, pero pag may didepensa, tamang atras na sila kagad, di sila sumusubok. Pero eto, Johan running low with that ejector na ako. Red dapat team hero has Yako been slain. Ejector dito, tuloy. Na wala naman siya ba, ano, follow-up damage doon. Dapat yung ejector niya, itinuloy niya na ipagtakbo. Pero eto na, mga katambay, pakpaka na ba, magkakapasok na. At least Yako is creep dito, kahit paano, tumutulak sila dito, nang meron, ano, nakadepensa, susubok sila. So that's a very beautiful play. Pero eto, Esmeralda with that flicker out. Pero makakatakas na. Special kaya ako dito. Kung masungkit naman ang Eastcreek to pare, itong series 1. Sana sa series 2 o sa round 2. Series 2 to dito. Sa round 2, sa quarter final, eh, may ano sila, may bago ng gagawin. Oh, yeah. Dahil yung ganitong galaw, sigurado, kiyahapon to, mga kaibigan. Magkakaroon kayo ng kalaban na katapat. Kaya kailangan, eh, pag-aralan ninyo yung mga kakulangan na nangyari dito sa series 1. Ano siguro Yako, not relying on those meta heroes na alam natin na syempre talaga mahirap na mag-dress yung Big Eagle, especially Esmeralda, yung current meta. Pero eto na, Ejector Dino with the Turking Eagle, masyadong malalim dito. And 4 men, walang malakas dyan mga tambay, pero ang ating Lord, yung pamarcho na on the bottom lane together with Nathan and Rafaela as well. And eto na nga mga tambay, ang ating Farsa on the middle lane. Pero masyadong malayo, Canon dito, saan siya papunta top lane? I think he's aiming to take down the tier 2 turret sa ating top lane. Well, that's a good play. Pero eto yung mga minions sa gitna, Yako, hindi nila dinipensahan. So, meaning to say, ayan na nga magiging kapalit niyan, makakadepensa rito, at nahihirapan pa silang bumasag kahit ang tier 2 turret na sana sa ating middle lane. Considering na kulang sila rin ang sa member rito, dahil napitas nga si Jaime sa kanyang Esmeralda. But anyways, still, 10-6 in the scoreline natin dito, and 3K goal difference in favor yan ng ating Eastcreek Esports. Pero ito, habang wala pang bakbakan, nag-aagad na, MT pala, dahil yung Sikling Eagle, ginamin na dito mga kaibigan, dahil ang ating James ng Eastcreek patay na sa kamay ng ating above the low. Pero ito yata ipapalit nila yung second tower ng middle lane. Gusto nila basagin dito, pero naitaboy ng pula ang Asun. Yako Monty, maganda yun. Pero ito Yako, may another type patch dito ng ating minion wave. Pero ito, bukong papalagpa mag-isa ang ating wala talaga, lance. Tol. Wala talaga. Sila dito. Wala talaga mga kaibigan, dahil yung second tower ng ating middle lane, basag na mga kaibigan. Talagang tutulak, pero atras mga kaibigan. Alanganin talaga. Wala na. Eto nga Yako, let's see kung anong mangyayari dito sa ating bakbakan kung paano. Ayan yung item, tama. Ganun talaga tol, no? Hindi Yako talaga normally, dalawang normally. Dalawang core item, yung ano. Tsaka magdidepensa. Ano kasi ba Yako eh, para standard talaga kay Claude, yung Demon Hunter, tsaka yung Oo, para Golden Staff. Totoo yun. Pero pagkatapos nun, yun na yung kusunod Yako, magiging ano na rito. Magiging depende na sinong gagamit for the last three item ng ating Claude. Dati nung naglalaro pa ako niyan, pare, ang first three core item ng Claude, ginagamit ko yan. Demon Hunter, Golden Staff, tsaka Corrosion Sight pa. Yes. Yun yung huli kong laro ng Mobile Legend. Nakatanda mo yun, Corrosion Sight? Corrosion Sight siya. Yun pa yung first three core item ng Claude. Ngayon hindi na kasi. Although, Demon Hunter, kailangan talaga yan para kumagat yung Blazing Duet. Yes. At ano, sa akin naman niya ako dito, instead na Athena Shield, especially kanina, ngayon kasi, okay na mag-Athena siya kasi meron hindi ako. Meron dito, meron tayong Esmeralda. Kanina kasi Parsa lang. Tama. So, yung Parsa lang kanina, para sa akin niya ako, kung ako yung posto, kung posto yung lalaro yung composition na, mas okay pa yako yung Rose Gold Figure. Kasi may magic defense ako, tapos magkakaroon ako ng armor para syempre pag nag-blazing duet ako. Plus, may additional damage ako kahit pa paano. At yun nga, kasi nga, ani ko yung Athena Shield Yako kung puro physical yung sasaluhin ko. Or, yun nga, Wind of Nature sana Yako, yung binuo niya kanina, instead dun sa Athena Shield. Especially kung pero dito S-like hindi lang. Na yata babakat yung ano dyan eh. Hindi ka rin pwede mag Wind of Nature dyan. Kasi, di ba, kay Nathan, ano yun? Hindi, Yako, sa bagong update si Nathan, physical na siya. Okay. At si direct pasilip nga ng item ng ating Nathan.
Ayun niya ako, all physical na siya ngayon. At siya yung naka-win of nature. So, a very beautiful build indeed. Oh. Coming from Nathan dito. Siyempre, pag-place do it sa mukha, wind of nature ka lang dyan. Ha? Paano tayo dyan? Sigurado. At eto, Hunter Strike Endless Battle together with the Blade of Despair. Ito, kalalag yun sa dito. Masakit na yakong mapi na rin yung Nathan. So, let's see mga tambay. Pag naka-prehit Nathan dito, definitely may kalalag yun sila mga tambay. Not to mention, nasa kanila pa yung Esmeralda. So, yung means nila rito para ma-pick up. Malaki naman yung means nila para ma-pick up yung Nathan Yaku. Meron sila rito nga Benedetta for the backline. At meron silang Silking Eagle together with that Ejector. So, meron silang dito para mabuli. Yung ating Nathan, yun nga lang nakapag-1v1 dito. Ako, Pisay. Pisay, ang puti ng ating Jaime, patay ka bata ka, tarak siya. Ito yung sabi ko ako, wala naman siya doon objective eh. Pero, ala. He's trying to buy some time, pero eto, rally ko. Ako yung ako, hindi ko na papatuloy niya. Pagka ganyan, papauwiin ko na ala. Yan. Tutulong na ako sa mga kami ko yan. Pure will play, kami pa Esmeralda. At eto nga na ako, lansinot natin, running low. Hindi ko na rin nakabuli niyan. Lord na, ang kukunin ko rito kung sakaling ako. Pero eto na mga kabay, atrasa ba? Ako yung ating ito. Kalo dito mga basa-basa, may delay mga tambay, but syempre, pakito natin is there. Converted daw sa magic. Converted sa magic yung damage? Wala. Di ba sa bagong update natin na, hindi na siya ginawang hybrid ngayon, naging physical na siya, naging ano siya, MM na siya. Dati kasi, nung muna labas, hybrid dalawa. Oh, magic, taka physical. Pero ngayon, converted natin yung physical ang pagkakatanda ko sa bagong update. Correct me if I'm wrong guys sa ating Nathan. Physical na yata siya ngayon, kaya ito, hindi na siya ni hybrid breed. Ay, na-hybrid. Na-hybrid build. Oo. Physical build na siya ngayon kasi nga converted into physical na yung kanyang magic damage before. Ay, andayan yun dati, napakasakas sa Tore kasi nga magic attack yung binibigay niya. So, walang defense yung Tore para sa kanya. Pero let's kaya see. Kaya ang lakas pumush, no? Pero, ibig sabihin, nerf pala yan. Na-nerf pala siya. Hindi naman para sa akin. Kasi sabi mo, mas malakas na. Oo, yun nga lang, Yaku. Talagang sobrang ang dati, nakakatakot. At Edra, mga tabay na ako. Grabe yung sustain! Esmeralda, but Esmeralda will stay alive. Grabe yung sustain. Ito nga, Yaku, makakabasa ng tier 3 turret ang ating Lord. Yan pa naman yung kainaan ng ating Ababdalo. Makakuha yung Esmeralda na favorite nila. Yan yung pinampanalo. Oo, Yaku, napakatigas kanina. Wala sila, wala naging sagot dyan yung Ababdalo. Pero eto na, Yaku, babasag natin Lord. And pasag na. Tier 3 turret sa ating bot lane. Middle lane dito, may mga minions. Pero walang pumabasag. Top lane natin, Yaku talaga eto si ano si Allen, favorite niya makapag-1v1. Meron yan. Oh, kanina nakapag-1v1 siya, lapo-lapo naman. Dito, Esmeralda nakapag-1v1 din siya. Buti na lang, meron silang, yes. Meron silang, tara. Eto yung sabi ko, Yaku, nakulang na above the low. Tingnan mo yung ginagawa ng Eastcreek dito. They're trying to end the game, mga katambay. Hindi yung ano, tambay-tambay lang, talaga sinusubukan nila. And another place to win dito, coming from Claude. Pero eto, mapipitas mga katambay, ang ating Farsa. At eto, mukhang tumalong yata mga tambay. At 2 members down sa side ng Eastcreek Esports. At rasa mo na magkabilang upunan. At delikado ang kanilang kalagayan. Pero Yaku, ubos ang Tore ng ating above the law. And in terms of late game, well, wala dapat ipagmadali ang ating Eastcreek Esports. They got the better skilling heroes in terms of late game. So, I think they will be safe kahit mag-late game na dito. At kung meron dito dapat nagmadali, yung above the law yun. We're having that Lancelot and he will be pick up mga katambay. Mali, napapick up pa si Ali. Tayat. Kumasok siya kahit mapick up niya isa dun. Yaku, wala rin naman magagawa eh. Momentum na nila yun eh, mga kaibigan. Ako. Oh! Pero eto na nga mga katambay, let's see kung sasubok nga ba tumulak dito pagkagising ng ating Farsa, ng ating Eastcreek Esports. 18 minutes into the game mga katambay, 90 seconds away para lahat lumabas. Ng laban nila para. Oh, Yaku, ang ating susunod na Lord dito. Laging ano, lahat ng laban nila minimum 4 Lord mga kaibigan. Talagang match na match ang kanilang pakpakan. Yaku. Oh! Eto na mga tambay, magkakabakbakan ng kabari ito dahil eto na, nakabang na ating Rafael at 100% of Nathan's physical penetration will be converted to magic penetration. Oy. While the original magic penetration from emblem and equipment will no longer take effect. Kumbaga, ganun yun. Dejong. Kumbaga, physical damage build pa rin siya pero mako-convert siya into magic. Oy. Tama ba? Yun ito mga kayo. Yun nakalagay. Hindi, Yaku, yung kasi ano yun. Hindi ko lang sigurado, guys. Hindi ko... Pag magic penetration mapupunta pag nag-uo ka ng full physical
ano, ano yung yako eh, pagkakatanda ko, yun yung nakasulat nga, before the update, pero ito, yung bagong update, hindi ko pa kasi nababasa, pero ito, makatambay, habang nandito tayo at wala pa nangyari pakbakan na pinagatay sa Lord, para may matutunan natin, tayo. Oh, babasahan natin, makatambay, para may matutunan lahat, tayo. Lahat tayo eh, ano tayo, kumbaga rito yung matuto. Kasi matuto, before, syempre, kaya siya ginagawa nga ni Yako, yun nga, sa hybrid team, because of that, pero yung bagong update kasi, eto. Hindi, yung bagong update nga, kailangan na siyang i-build ng ano, physical. Pero kasi magic yung magiging ano niya. Oo, oo, ganun. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Pero eto ya, papasahan natin. Dito sa talata 7, 48, Bombiang 2, mga katambay, babasahin natin dito, mga katambay, ang ating passive ng ating Nathan. Eto nga Yako. Nathan gains a stack of entanglement each time he or his reverse clone angat his enemy trick. With another skill up to 6 stocks. Each stock last 5 seconds. Okay. Eto na. Projectiles of Nathan. Basic attack will return to Nathan after reaching the maximum range. Dealing an extra 70% total physical attack and 30% total magic power. Magic damage to enemy along the way. Yon, 70% of total physical damage. Yung ano, Yakwa, yung anino. Ida-damage yung anino niya is 70% total, ng plus 70% total physical attack and 30% total magic power. Nathan cannot gain magic penetration directly, but can convert 100% of his physical lifesteal to magic lifesteal. And 100% Red of his physical penetration to magic penetration. Ay, ibig sabihin. Yun nga, Yako. yan, sabi nga, Nathan cannot gain magic wala penetration na, tapos na, directly. Pero yun nga, Yako, tama nga yung sinabi ng ating katambay dito. Nako-convert, Yako, into magic penetration. Yung kanyang physical. Yes, ayaw. Pero eto, tower lang ang tropa. And there we have it. Eastcreek Esports will take game. Ah, baka palagay ko pare Eastcreek na to kanina pa. 2-0 na to sa'yo. Naano lang niya ako eh. Naano lang sila eh. Na-outdrop lang talaga kanina. Pero, yes, dun game sa, nadali sila sa ano eh. Sa game 1 eh. Pero talagang mas kilala natin yung Eastcreek. Pero syempre above that, mga kaibigan, maganda yung pinakita nila dito sa ating Tambay League. Yun nga lang,